sa likod ng mga pagbobomba at pagbangga ng China Coast Guard laban sa ating mga Coast Guard vessels, masasabi nating may tahimik na nagmamasid at tinitingnan ng mga pangyayari at mga galaw ng China Coast Guard at ng kanilang mga maritime militia vessels at pinag-aralan ng maaring nararapat na disenyo ng mga barko ng Philippine Coast Guard at ng BFAR upang maalkontra itong mga gawaing ito laban sa ating mga barko. Ang tahimik na nagmamasid na ito ay ang Austal Philippines. Sinabi ni Austal Philippines President Wayne Murray sa isang briefing sa Australian Ambassador to the Philippines Residence sa Makati City noong Biyernes September 13, 2024 na nakikipag-usap sila sa Philippine Coast Guard para sa pagdevelop ng design ng mga Coast Guard vessels na aakma sa kasalukuyang nangyayari sa West Philippine Sea. Sinabi ni Murray na mas mabuti ang mga kakayahan ng mga barkong ito kaysa sa mga kakayahan ng mga Coast Guard vessel ng China at tiwala silang kaya nitong humarap, tumagal, at lumaban sa mga harassment ng mga maritime vessels ng China. Nakikipag-usap ang Austal Philippines na nakabasi sa Balamban, Cebu sa Philippine Coast Guard para sa posibleng pagbuo ng mga Coast Guard vessel na tatapat o hihigit pa sa kakayahan ng mga maritime vessels na ginagamit ng China Coast Guard. Mas masinsinang nakipag-usap ang Austal Philippines sa Coast Guard kesa Philippine Navy, sa kadahilanang sila ang grupong pinakamadalas humarap sa West Philippine Sea, base sa law enforcement approach ng gobyerno sa isyu na ito sa West Philippine Sea, kesa idaan sa military approach. Sabi ni Austal Philippines President Wayne Murray, sa ngayon, ay wala pang konkretong kontrata sa pagitan nila at ng Coast Guard, ngunit nagkaroon na umano sila ng mga masinsinang kooperasyon sa Technical Working Group ng Coast Guard upang mailatag ang pinakaangkop na mga kailangang disenyo ng hull at structure ng kanilang barko upang tumugma sa ginagawa ng Chinese Coast Guard vessels o sabihin ng mas mabuti pa kaysa sa kanilang mga barko. Sinabi ni Murray na ang barko ay ibabatay sa isang proven vessel platform na kasalukuyang ginagamit ng Australian Border Patrol, ngunit gagawin batay sa mga kinakailangan ng Philippine Coast Guard at sa mga banta na haharapin nito. Bagamat ang proven platform na ito na ginagamit ng Australia sa Border Control and Protection na ang disenyo ay nakafocus sa Rescue and Illegal Immigrant Control, ngunit sa Philippine Coast Guard, bagamat andan pa rin ang features na yun, ay dadagdagan ito ng improved feature sa pag-distribute ng mga replenishment of fishermen supplies at isinaalang-alang din ang mga kakayahan sa pag-block ng China ng mga supplies sa mga occupied island ng Pilipinas tulad ng PAGASA. Ito ang mga basic requirements na kanilang ilagay sa loob ng barko, iba ang kailangan ng Philippine Coast Guard at iba din ang Australia Border Patrol, ngunit ang sa Pilipinas ay mas ipa-improve pa upang mas epektibo ito base sa mga kasalukuyang mga harassment ng mga maritime vessels ng China Coast Guard sa kanila. Sa ngayon, ay kasalukuyang tinutukoy ng Austal ang mga kinakailangan ng Philippine Coast Guard, pagbuo ng platform plan, pag-unawa kung gaano kalayo ang kailangang range ng barko, gaano ito dapat kayang mananatili sa karagatan o sa operasyon, at gaano karami dapat ang mga tripulante dito, base sa manpower ng Philippine Coast Guard sa kasalukuyan. May mga usap-usapan mula mismo sa Coast Guard na ang mga barko na ito ay idedesinyo base sa mga natatanggap nilang mga pagbangga ng mga barko, pagbomba ng water cannon sa mga electronics equipments nito tulad ng radar and communication equipments, at marami pa. Reinforced steel hull, na kayang lumaban sa mga banggaan, at improved water cannon pressure, ang iilan sa maaring gagawin ng Austal Philippines sa mga barkong ito, kaya maari na nating isiping idedesinyo ito sa mga banggaan at labanan ng water cannon. Ito ang mga disenyong sinisigaw ng maraming mga Pilipino ngayon, kaya malaking tuwa ang maidudulot ng mga barkong ito sa ating mga kababayan, kung sakaling maisapinal na ang disenyo nito, at opisyal nang magkaroon ng kontrata ang Coast Guard at Austal Philippines. Ang ganitong approach sa vessel design ay nauna nang ginawa ng Vietnam, dahil sila ang pinakaunang nakaranas ng mga pagmamalupit ng China. Ayon kay Murray, kumpiyansa siyang kaya nilang tugunan ang mga requirements ng Philippine Coast Guard, at kayang-kaya nilang gawin anuman ang lalabas sa pinal na disenyo ng barko. Umpisa pa lang nitong mga nakaraang ilang buwan, ay sunod-sunod na ang mga insidente ng mga pangharas,
ng mga barko ng China sa ating mga Philippine Coast Guard vessels at BFAR patrol vessels, kung saan nag-umpisa pa lamang sa mga pag-water cannon, ay umabot na hanggang sa pagbangga sa ating mismong mga barko. At doon na nga sa Scarborough Shoal, ay sinira ng China Coast Guard ang mga komunikasyon at navigation equipments ng mga barko ng BFAR. Sinundan agad ito ng pagbangga sa mga 40 meters multi-role patrol vessels ng Philippine Coast Guard, kung saan dalawa dito, ay nagkaroon ng sira sa structure nito at mismong sa hull ng barko. Noong Abril nga, nang mapansin ng Pilipinas, na parang nagpaplano na naman ang China, na magtayo ng permanent structure sa Escoda Shoal, ay inatasan ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua, na magbantay sa nasabing shoal, at pigilan ang anumang reclamation work, na maaring gagawin ng China sa loob ng shoal. Agad na pinalibutan ng China ang BRP Teresa Magbanua, at nangyari ang mga stand-off, at nagkaroon ng mga pagbanggaan sa mga resupply vessels ng Pilipinas, na nagsagawa ng replenishment sa BRP Teresa Magbanua. Hanggang sa dumating ang punto, na binangga na talaga ng China Coast Guard ang pinakamalaking barko na ito ng Philippine Coast Guard, upang umalis na ito sa nasabing shoal. Nananatiling matigas ang BRP Teresa Magbanua, at naging pahirapan ang pag-resupply sa kanya, ano pat umabot na sa punto, na kailangang helicopter na ang nagdadala ng supply sa barkong ito, dahil ang lahat ng mga resupply vessels, ay nahihirapan ng makakapasok o makakalapit sa BRP Teresa Magbanua. Sinasabi, na dahil sa kakulangan ng supplies, ay kumakain na lamang ng lugaw ang mga crew ng BRP Teresa Magbanua, at umiinom na lamang ng tubig ulan, upang manatili lamang sa misyon. Ngunit dumaranas na ng mga dehydration ang mga crew nito, kaya nagkakasakit na ang ilan sa kanila, at kailangan na nila ng medical attention. Nais pa ng BRP Teresa Magbanua na manatili sa misyon, ngunit ang mga may sakit, ay nahirapan na rin silang i-evacuate ang mga ito, dahil bantay sarado ng China Militia Vessels at China Coast Guard ang palibot ng barko. Kaya nito nang ang nakaraang araw, ay tuluyan ng pinaalis ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua sa misyon, at inutusan itong bumalik na sa port sa Palawan. Nagkaroon ng mga samet-saring reaksyon at mga sentimento ang mga Pilipino, sa desisyon na ito ng Philippine Coast Guard, dahil maaaring maulit na naman umano ang mga nangyayari noon sa Scarborough Shoal, na hindi na nakapasok ulit doon ang mga barko ng Pilipinas, simula ng bantayan na ito ng China. Agad naman naglabas ng pahayag ang Coast Guard, na papunta na doon ang kahalili na barko, na papalit sa BRP Teresa Magbanua, upang magbantay sa Escoda Shoal. Malalaman natin sa susunod na mga araw, kung matagumpay ba itong nakapasok sa shoal tulad ng BRP Teresa Magbanua, gayong pinalibutan na ng China ng napakaraming barko nila sa ngayon ang nasabing shoal, at determinado silang wala ng Philippine vessels ang makakapasok dito. Ang mga ganitong pangyayari, ay ang isinalang-alang ng Technical Working Group ng Philippine Coast Guard, at ng mga eksperto ng Austal Philippines, na masigurong ang ating mga barko ay mananatiling lumulutang at lumalaban sa anumang matinding harassment na maaari niyang matanggap mula sa mga maritime vessels ng China, tulad ng nangyayari sa BRP Teresa Magbanua at ng marami pa. At tiwala ang Austal Philippines na magkaroon na ng kontrata sa gobyerno ng Pilipinas sa susunod na taon para sa paggawa ng mga barkong ito. Bagamat wini-welcome natin ang mga ganitong inisyatibo para sa matatag na kapabilidad ng ating mga barko, ngunit dapat ay di lang natatapos sa tibay at tatag ng disenyo ng barko, kundi isaalang-alang din sana ang pagpaparami ng mga ito, at ito din ay dapat idagdag sa prioridad ng ating gobyerno.